Some images in this video are generated by AI, but the storyline is based on true events. While the visuals may not be an exact representation, they creatively depict the factual narrative. Viewer discretion is advised, as artistic liberties and variations may exist. Noong huling bahagi ng 19 na siglo, sa gitna ng backdrop ng Philippine Revolution laban sa pamumuno ng mga Espanyol, isang kahangahangang babae ang lumitaw mula sa puso ng Iloilo, Pilipinas. Ito ang kwento ni Teresa Magbanua y Ferraris, na kilala bilang Visayan Joan of Arc. Si Teresa Magbanua, ipinanganak sa mayayamang magulang sa Pototan, Iloilo, ay nagpakita ng isang dinamikong personalidad mula sa murang edad. Isang maagang bata, nagpatuloy siya sa pag-aaral, naging isang disciplinarian teacher pagkatapos makuha ang kanyang degree at master's. Gayunpaman, nagbago ang kanyang buhay nang pakasalan niya ang mayamang may-ari ng lupa na si Alejandro Boldares. Habang sumiklab ang Rebolusyong Pilipino noong 1896, nahaharap si Teresa sa isang mahalagang pagpili. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa, sumapi siya sa Katipunan, na naging isa sa kakaunting babaeng humawak ng armas. Nanguna sa mga tropa sa labanan, nakuha niya ang moniker na Visayan Joan of Arc pagkatapos ng mga tagumpay sa mga pangunahing pakikipag-ugnayan na nagpapakita ng mga natatanging kasanayan sa pamumuno. Ang tides ng digmaan ay nagbago sa pagsisimula ng Philippine-American War. Si Teresa, kasama ang kanyang mga kapatid, ay nakipaglaban sa mga puwersang Amerikano. Sa kabila ng mga pagkatalo, ang kanyang kagitingan sa mga laban tulad ng ikalawang labanan sa Iloilo City at labanan ng Balantang ay nagpakita ng kanyang hindi natitinag na pangako sa layunin. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdala ng mga bagong hamon. Bagamat hindi aktibong mandirigma, nilabanan ni Teresa ang pananakop ng mga Hapones sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga gerilya. Ang mga personal na trahedya ay tumama nang ang kanyang mga kapatid na lalaki ay misteryosong namatay. Hindi napigilan, ibinente niya ang kanyang mga ari-arian upang tulungan ang paglaban. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nanirahan si Teresa sa Pagadian City, kung saan namuhay siya ng tahimik hanggang sa kanyang kamatayan noong Agosto taong 1947. Sa kabila ng hindi gaanong kilala kaysa sa kanyang mga kapatid, ang kanyang katapangan ay pinarangalan ng mga lansangan at mga parangal sa kanyang pangalan. Ang 13 ng Oktubre ay opisyal na araw ng Teresa Magbanua sa Pototan, at isang barko ng Philippine Coast Guard ang nagdala ng kanyang pangalan. Si Teresa Magbanua, ang Bisayang Joan of Arc, ay nananatiling isang unsung heroine sa kasaysayan ng Pilipinas, na nagtataglay ng tapang at katatagan sa 3 kilusang paglaban-laban sa mga kolonisador. Ang kanyang pamana ay nabubuhay, isang patunay ng lakas at katatagan ng mga kababaihang Pilipino sa harap ng kahirapan. Salamat sa panunood at huwag kalimutan mag-subscribe at e-click a notification bell, mag-like and share, para updated kayo sa susunod na video na i-upload ko.